Ikawalo ng Enero, Miyerkules, pagkaraan ng Epifania. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pinilit ni Jesus na sumakay sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida sa kabilang ibayo habang pinaaalis niya ang mga tao. At pagka paalis niya sa kanila, mag-isa siyang lumayo papunta sa kaburulan para manalangin. Nasa laut na ang bangka ng gumabi at nag-iisa naman siyang nasa lupa. Nakita niya silang nahihirapan sa pagsagwan sapagkat pasalungat ang hangin. Kaya nang madaling araw na, pinuntahan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat at waring lalampas sa kanila. Nang makita nila siyang naglalakad sa dagat, akala nila'y multo siya, kaya sumigaw sila. Nakita nga siya nilang lahat at nasindak sila, ngunit agad niya silang kinausap. Lakasan ang loob! Ako ito! Huwag kayong matakot! Nang nakasakay na siya sa bangka kasama nila, tumigil ang hangin kaya lalo pa silang namangha. Hindi nga nila naunawaan ang tungkol sa mga tinapay, kundi sarado ang kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, lakasan ang loob, ako ito, huwag kayong matakot. Upang mapawi ang takot ng kanyang mga alagad nang makita siyang lumalakad sa tubig, nagpakilala sa kanila si Jesus. Ako ito. Maaalala dito ang pagpapakilala ng Diyos kay Moises sa matandang tipan. Ako siyang umiiral. Bagamat nagpahuli sa paglalakbay, hindi iniwan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ipinapakita sa tagpong ito kung papaanong ang Diyos ay laging kapiling natin. Katulad ng hindi pag-iwan ng Diyos sa kanyang bayan sa kanilang paglalakbay mula Ehipto hanggang sa lupang pangako, hindi pinababayaan ni Jesus ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalayag. Sa gitna ng maraming unos na sinusuong natin sa buhay, hindi ba't napakagandang isipin na lagi nating kasama ang Diyos sa ating paglalakbay? Si Jesus ay Emmanuel, ang Diyos na kapiling natin. Wala tayong dapat ipanghamba. Lakasan ang loob, kasama natin si Jesus. Pagsasagawa, gaano katatag ang ating pananampalataya na si Jesus ay Emmanuel, ang Diyos na lagi nating kapiling?